ano ba ang pwedeng diskarte para hindi ma-return or hindi ma-RTS yung Shopee item natin? So, halimbawa, yung mga webill natin is not clear or hindi siya readable or hindi siya visible, pwede siyang ma-RTS. So, ganito yung pwede niyong gawin para hindi siya ma-RTS. Hi guys, this is Mary Jasner Chun at nakatuning ka sa aking channel. So, para sa mga kapwa ko seller guys na nagpapakuha sa JNT na kanilang mga parcel, tapos nagkakaroon kayo ng trouble about your printer sa pagprint ng mga waybill, ganito, nangyayari is hindi siya clear yung mga sulat, diba? This one, may scan siya ni rider, walang problema dyan, may scan siya. But the problem is the contact number, the address, and the name ng person na pagdideliveran is not visible. Diba? Aray ko. So, hindi siya visible guys. Tingnan nyo, hindi siya nababasa. So, ano ba ang pwede natin gawin as seller? Siyempre, magrarattle tayo. Nandiyan na si rider. Paano ako? Magpiprint pa ba ako sa labas? Hindi ko ba ito ipapapick up ngayon? What if last due date na nito? Or due date? Ano to, bayaran? Last date na nito ng schedule at pipick upin na dapat. Pag hindi na pick up, mamaya cancel na itong item na to. What should we do? Ano ba ang dapat gawin natin na mga seller? So, diba? Hindi siya visible dahil sa yung printer ko guys is naubusan ng ink na black at kailangan at two color lang yung nagagamit ko, so kailangan ko siya ngayon na ipa-technician para tingnan yung technician, ipapa-home service ko siya dahil gusto kong magamit yung lahat ng kulay niya. So since na nagpa-print ako tapos ang kinalabasan is hindi siya visible, gagawa tayo ng paraan kasi dapat guys kita yung especially kita yung name nung pagdideliveran, contact number hindi siya kita, halos burado na, parang nabasa, tapos the special the address. So ano bang gagawin natin? So na dahil sa madiscard ang lola nyo, nagpaalam ako kay rider kung pwede ko siyang lagyan ng contact number dito sa taas, lagyan siya ng pentel pen dito. But the problem is, baka mabura. So, ang ginawa ko guys, I use this sticker. Nilagay ko dyan yung buong pangalan, contact number, at buong address. So, nilagay ko siya sa likod mismo. Sabi ni rider, pwede naman daw. Sabi ko, kung hindi pwede, i-reprint nyo. Diba? Dito naman yung ano ko. So, i-reprint nyo na lang yung ano ko, yung waybill ko. Okay naman daw, sabi ni rider. So, ano nangyari guys? Oh, diba? Oh. Sinulatan ko siya guys lahat para ma-sure tayo na hindi ma-return yung item natin. Kasi once na ma-return yung item natin guys, syempre sayang sa effort, sayang sa time natin, at hindi na din ito guys i-re-order ni client pag na-return na. Syempre ma-automatic cancel to from Shopee store natin. So ayan guys, ganyan yung gawin nyo. So this is a sticker, pero nilagyan ko pa rin siya ng scotch tape para if in case na umulan, hindi siya mabura, 'di ba? Kasi ano lang 'to eh, ball pen. Baka pag naulanan, mabura. So, I'll make sure na hindi siya mare-return, guys, kasi sayang yung effort natin. So, that's all guys. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong 'to sa inyo if in case na nangyayari 'to sa inyo ngayon. So, bye guys.